ako titingin. Kwentuhan tayo. Oh, sige, okay. Sa'yo. Okay. Para, kamusta ka? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Well, right now, I'm a full-time mommy. Well, I have like jobs on the sideline, like I do social media work. I still have our travel agency, but mostly, I'm a full-time mama. Okay. Ilan ang anak mo? One. I have one little boy. Okay, non-showbiz ang napanasa. Yes, non-showbiz. Okay. What made you decide na stop na ako sa showbiz, ito na buhay ko ngayon? I wanted to go back to school. So I went back to school when I was in showbiz, pero syempre alam mo naman yung ano, yung schedule ng showbiz. Yes. So nag-absent din ako nang nag-absent. Oh. Tapos nag-announce sa teachers ko. Although they were super nice and understanding, but I was like, eh ba't pa ako bumalik ng school kung lagi nang absent? So yeah, ayun, I quit na and then I went back to school. Okay. So ngayon, what's keeping you busy ngayon? Ayun, yung pagiging mommy ko, okay. As in super full-time. You can see a lot of it on my Instagram. And I mostly advocate for like gentle parenting. So that's what I actually, that's what takes up mom. A lot of my time sharing to other parents, what I'm learning as a mom, what are the nice things and resources that we can find now to help us with our parenting. Business? Wala kang business? Meron akong travel agency, pero ever since kasi nanganak ako, actually nung labor ako, nagsumasagot pa ako ng mga calls, ay mga emails. Pero nung nanganak na ako, mas nag-choose ako na mag-full-time sa anak ko. So, I do it but really on the side, kung sobrang dali lang yung request ng client. Okay. In a way, ba kahit papano, namimiss mo ang showbiz, yung buhay mo noon? Hindi talaga! Hindi na? Hindi! Oo! Pero yung mga tao, syempre, of course, yung mga tao, of course. Pero yung buhay, mas gusto ko talaga yung buhay ko ngayon. Okay, in touch ka pa sa tabing ilog na... Meron kaming Viber group, so paminsan, pag may mga birthdays, ayan, happy birthday, ganyan, kamustahan. But not really like yung nakikita, not yet, okay. Not in a long time. Naging trending na usapan na yung ano, ire-reboot daw ang tabing ilog. Talaga ba? Reunion. Parang better news. Ganon? Wala pa akong naririnig. Ever ba, game? Hirap. Hindi ko pa po alam. Hindi ko alam. Wala pa naman lumalapit sa akin. Wala pa naman. Hindi ko alam talaga. Depende sa gagawin. Siguro kung isang madali ang ano lang, okay lang siguro. Pero kung kunyari, it's a long-term commitment, I'd rather focus on my son muna. Ano yung natutunan mo sa buhay showbiz natin na i-apply mo ngayon sa buhay mo? Ay, madami naman. Especially dealing with other people. Oo, kasi ang pinaka nagustuhan ko sa showbiz was, di ba pag bata ka kasi you go to school, usually nakakasalamuha mo yung mga ka-age mo lang. So you learn to socialize with people your age. But then, pagdating na sa mga matatanda, parang, ano to, mag-ahay ba ako? Ano ba sabihin ko? I don't know what to do in a situation. Buong so, loob ngayon. Oo, kasi pag sa showbiz ka, wala ka naman choice. Siyempre, bata, matanda, ate, kuya, lahat yan. Nakakasalamuhan natin, di ba? So, parang na-apply ko talaga siya na ngayon, kahit sinukausap ko, okay lang ako. I mean, I know how to talk to people. Kayo nila Jody, nila Desiree, in touch kayo? Doon nga, sa Viber. Oh. Pero hindi ka lang na, tagal namin hindi nakita. The last reunion was in my house pa, pero that was like, I think 3 years ago, or bago pa ako nanganak, so maybe four years ago. Okay. Oo. Okay. So ano mo ngayon? Parang you take life day by day, hindi nangarag, wala nang puyat. Oo. Hindi ko nami-miss definitely yung mga halos 24 hours ka nag-taping, shooting, pictorials, ganyan. Oo. Okay. Oo. Masarap ang tulog ko ngayon. Si ate, kamusta? Oh, very good. Iba na yung dalawa ngayon? Dalawa na yung anak niya. So she just gave birth. Yes. And she's very good. She's doing well. Dati, sobrang kayong dalawa. Sobrang busy sa showbiz. Kaya mapag-usapan nyo ba ngayon sobrang iba na buhay nyo? Napapag-usapan ba yung buhay noon? Napapag-usapan ba namin? Napapagtawanan nyo na lang ba? Hindi namin masyado napapag-usapan. I guess unless somebody asks us. Pero kung kaming dalawa, parang... Ano yung madalas na usapan? Ano eh, madalas na usapan namin ngayon yung mga anak namin. Pagiging nanay. Oo, pagiging nanay. Oo. Yeah. Yung ba nag-decide ka na mag-aaral? Oo. Oo, kasi nag-resign ako. Yun. Oo, kasi actually, ako lang naman to ha. I'm not speaking for anybody else, just me. Parang I felt kasi that time na medyo, parang wala na akong alam sa outside world. Nung
nung time na panay showbiz. So, parang I felt na I wanted to learn more and I wanted to meet people who are living different lives na yung outside yung ginagawa natin sa showbiz kasi parang feeling ko sobrang out of touch ko na and I wanted to reconnect with people. So, nung nag-resign ako, I was already in school and I liked it a lot. So, yun, tuloy-tuloy na. Tapos hindi ka na talaga nag-design ako? Hindi na talaga. Hindi ka ba kanilita na Mr. M, yung mga handler mo dati? Actually, I remember Miss Mariol, she sat me down and asked, ano ba talagang plano mo? Kasi, syempre, parang nasa line ka rin for grooming, mga ganang-ganon. Kasi ko gusto ko po talagang bumalik ng school. So, okay lang naman kasi showbiz is not for everybody. I always say it has given me good money. It has given me great friends. But the work itself is something na I'm not comfortable doing the rest of my life. Pero iba-iba po yan ah. So I'm just speaking for myself. Yes, yes. Oo. Masaya ka ba? Oo. Okay.